Hello guys, good morning. It's me, Ma'am si LG ulit sa inyo. Magandang umaga po dito sa Saudi. Today is Sunday, September 27, 2020. Ang gagawin ko po ngayon, dahil mag-aalmusal na, magluluto ako ng sopas, pero hindi ko na siya na video kasi nga sa procedure nga gawa na nandoon na yung amo ko, bawal mag video. Alam nyo naman dito sa Saudi, bawal makita yung mga amo, kailangan kahit gumagawa tayo ng mga ganitong bagay, kailangan secured natin yung mga sarili natin para din safe din tayo sa trabaho natin, hindi tayo napapagalitan. Yun lang din yung style ka, bali respeto na lang din sa kanila. Kaya sana magustuhan nyo po guys, bago po nyo panoorin ang video ko, please subscribe, like and comment and share po sa mga friends nyo. At saka enjoy lang po kayo at sana magustuhan nyo po ito. Mga kapwa ko OFW, lagi lang po tayong safe and pray para po lagi lang tayong positive sa araw-araw, sa hamon ng buhay natin dito sa ibang bansa. Thank you. Hello guys, ito na yung ano po, medyo hindi mo na ano. Ito na ang aking yan. Ito na siya. Hindi lang. Finished product na. Diretso siya guys. Then finish. Hello guys, I'm back. Tapos na kami mag-almusal. Tapos na ako magtrabaho din. Yung mga alaga ko, mga boss ko, kumain na din sila. So, ang gagawin ko po, ang routine ko po, pag after ko po mag-work, dito lang po ako sa room ko. Ngayon, habang nagpapahinga, kasi meron akong gagawin. Kasi minsan, yung mga bigas nila dito guys, minsan ng mga ganito, parang sa ano din, kaya ang ginagawa ko, maano lang siya, ginagawa ko, sinasalo ko ng ganyan, tapos ginaganan ko siya, para yung malinis na ano, malinis na siya, kasi sayang din, alam mo naman tayong mga Pinoy, mahilig tayong maghinayang sa, lalo na pagdating sa pagkain, kasi sayang, di ba? Mahilig tayong magtipid. So, ito yung ginagawa ko. Kasi boring naman doon sa kusina. Kaya dito na ako sa kwarto ko gumagawa. Hindi naman ako pinapakialaman ng amo ko. Lalo na ngayon, busy din sila dahil online class dito sa, ano, lahat naman kasi online class, di ba? Pero dito kasi sa ibang bansa, nag-uumpisa na kasi sila. Sa nagsuggest pala sa akin na sa isa kong subscriber na sabi niya baka pwede daw ako mag-open about sa sacrifice ko, kung paano ako nakarating dito, kung ano yung mga ano ko, mga na-experience ko. Una, ang trabaho ko po doon sa ibang sa Philippines, sa Manila, lady guard po ako, hanggang may nag-recruit po talaga sa akin na baka gusto ko daw mag-abroad, try lang. Sabi ko, saan? Sa Saudi. Sabi ko, naku, baka nakakatakot kasi di ba ang dami ng mga nababalitaan ngayon. Di, sabi ko, titingnan ko muna kasi okay naman kami doon. Tapos hanggang umabot sa point na terminate yung agency namin, hindi na pwedeng ano, banggitin, respeto na lang din sa kanila. Yun, ang ginawa ko, nakita ko po siya, na-meet ko po talaga siya ulit, tas nagkaano ako kasi maliit pa din yung anak ko, mga 2 years pa yung anak ko nung mga time na yun. Kaya ang ginawa ko,
nag-decide ako na bahala na sa inano ko na lang kay God yung kapalaran ko dito. Tas sawa ng Diyos, hindi madaling mag-apply ng paibang bansa. Baka akala nyo lang madali, madaming ano, kumbaga parang butas sa karayom ang pinagdadaanan ko. Hindi lang naman ako, lahat ng OFW na nakapasok, nakapagtrabaho dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, hindi madali. Kasi ako, naranasan kong ma-snatch yung tenga ko para lang kalakarin ko yung pig purse ko. Naranasan ko yan. At akala ko nung nagkaroon na ako ng visa at ano na, pinakita na sa akin yung ticket ng ano ko, agent ko, ang sabi, okay na, good luck, ganyan. Tuwan-tuwa ako. Pero yung tuwa ko, maraming kaba. Kasi sa 100% na story ng OFW, siguro mga 20% lang din ang naswerte dito sa Middle East. Kaya, ang ginawa ko, ayun, nakipagsapalaran ako para sa pamilya ko. Kasi, hindi madali yung buhay namin noon. Kahit naman ngayon, hindi ko naman masasabi na as in ano, pero kahit papano, napapakain ko na din naman, nabibigyan ko naman din ng ano yung support yung family ko. Then, hanggang na-meet ko yung employer ko, sobrang takot ko guys, kasi yung feeling ko na ako ang pinakalas sa batch namin. Ako yung pinakalas, tapos hindi ko akalain na ako pa din pala yung maswertean ng employer ko. Pero kahit ganun pa man, hindi ko pa rin masasabi na perfect pa rin yung ano ko. Kasi minsan, alam mo naman yung mga employer dito, lalo na yung mga Saudiya, may mga ano sila, may mga sumpong. So, ang kailangan adjustment lang. Kasi kung gaano sila nag-a-adjust sa'yo, dapat ganun din yung higitan mo pa yung pag-adjust mo sa kanila. Ganun po yung ano, ginawa ko. More than, bago po ako umuwi, dumating po ako dito 2014 November. Tapos umuwi po ako hanggang umabot ako ng 5 years kasi nga meron akong pangarap. Gusto kong patayuan ng bahay yung family ko at awa ng Diyos. Hanggang ngayon, unti-unti ko naman ding natutupad yung pangarap ko. Medyo konting-konti na lang matatapos na po yung dream house ko para sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko. Kasi gusto ko sama-sama kami na ano. Tas sa ngayon, this coming November, nagbakasyon ako 2019 March, nagbakasyon ako. Medyo ano ako doon, mga emosyonal, may mga pinagdadaanan. Tas ang daming mga ano, kasi yung buong akala ng iba pag uuwi ka ng galing ka sa ibang bansa, ang dami mong pera. Pero hindi nila alam na kung pwede nga lang, na hindi ka na lang uuwi kasi nga naghihinayang ka dahil walang pera. Pero ako kasi, iba kasi yung paninindigan ko. Bahala na wala akong pera, basta makita ko yung anak ko. Yun, masaya na po ako doon. Wala akong pakialam ko ano yung sasabihin ng mga tao na nag-abroad siya, tapos wala naman pala siyang pera, wala kaming maipapalibre, wala akong maipapalibre sa kanila. FYI lang po, hindi po kasi ako talaga yung tao na kailangan mag-pretend na mayroon, yun pala, walang-wala pa din. Kasi, ang paninindigan ko po, pamilya ko po, ang mahalaga sa akin. Yun po talaga. At sana sa mga gusto po talagang mag-abroad, hopefully, maging okay din yung mga employer nyo. At
I-guide kayo palagi. Lagi lang po kayong ano manalig sa Diyos na sana lagi kayong gabayan at huwag kayong makalimot mag-prayer sa Kanya sa umaga, pagising, sa gabi, na sana laging gabayan kayo sa araw-araw na magtatrabaho kayo, na ingatan kayo, na hindi kayo maaksidente, ganun. Kaya, sa awa ng Diyos, magsi-6 years na po ako dito sa employer ko. Straight po ako ng 5 years bago po ako nakauwi at bumalik po ako nung last year at magbi-finish contract na ako at sana magtatagal pa ako sa kanila kasi marami pa akong pangarap sa anak ko. At sana kayo din guys na inspire ko kayo sa mga kwento ko na kailangan lagi lang tayong lumaban sa hamon ng buhay, sa hamon ng hirap ng buhay kasi kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, walang mangyayari sa'yo. Yung puro ka lang pangarap pero wala ka sa gawa. Ganun yun yung imbis na ma-insecure ka, okay lang na, kasi lahat naman tayo may insecure sa sarili. Pero ang ma-advise ko lang po, kung ma-insecure na lang po kayo, gawin nyo na lang po yung plano nyo sa sarili nyo, yung goals nyo na, ay siya ganyan, sana ako ganun din. Pero kailangan din, gawin nyo din sa sarili nyo na magsikap din kayo. Yun lang po ang maipapayay ko. God bless po sa lahat ng OFW. I'm proud OFW Visaya. I'm Mami LG. Thank you so much. God bless.